Good morning. Magandang umaga sa inyo, mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga. Kamusta na kayo, mga kaibigan? Ha? Kamusta na kayo, mga putragis kayo? Ha? Kamusta ang mga marites na mga talampado at mga gago? Magluto tayo, ha? Yeah. Best, akin yung astro ko. Next time, ayoko itong makita rito, ha? Mga yan. Doon dapat nakasabit yan. Eh, naku, tinuro ko na sa'yo. Ano to? Hindi to ganito. Dalian mo to. Ganito yan, no? Tinuro ko sa'yo doon sa kamatis, eh. Dali mo, sayang ang oras. Yung astrigo. Tapos kumuha ka ng itlog, tatlo. Jacqueline mo yung itlog. Hoy, good morning sa inyo, mga putang ina ninyo, ha? Kamusta na kayo, mga tarantado? Ha? Saka ito, ganunin mo rin to. Ito lang pala inano mo. Ito na muna. Sayang ng oras eh, oh. Hoy, kamusta na? Ha? Huh? Natatawa ako kay Sandra Cam kagahap nung napanood ko yung video. Putak ng putak yung Ale. Kung wala daw na Sara Duterte. Kung wala daw si Sara at wala daw si Duterte, si dating Pangulong Duterte, wala daw Marcos sa Malacanang. Utangin na naman, naglulukuhan tayo. Ito ang tanong ko dyan sa'yo, Madam Sandra Cam. Ha? Bakit nung tumakbo kang senador noong 2016, bakit hindi ka nanalo? E dala ka ng Duterte. O, katikit ka. Bakit hindi ka naipanalo ni Pangulong ni dating Pangulong Duterte? Ah, di ba? Yan ang tanong, explain mo yan. Bakit hindi ka naipanalo? Oh, at bakit hindi naipanalo si dating congressman Dante Liban?
Oh. Sasabihin mo kung wala si Duterte, walang Marcos, kaya nanalo ang mga Marcos dahil kay Pangulong Duterte, katarantaduhan naman yan. Ha? Baka ang totoo niyan. Kaya nanalo si Pangulong Duterte dahil di sa mga supporter ni Pangulong Marcos. Dahil sa mga loyalista rin. Yan ang katotohanan. Ikaw naman, madam, oh. Tayo magkakilala tayo personal. Nagkakausap tayo. May number ako sa'yo. Alam mo yan. Diba? Nagkaka-text tayo. Nagkikita pa tayo dati. Huwag mong sasabihin, madam, na kung walang Duterte, walang Marcos, isang katarantaduhan. Parehas lang nagtulungan. Parehas lang nakinabang ang isa't isa. Tigilan mo ako, madam. Hmm? Ano to? Ah, huwag tayong mag-anuhan, kingkuyan. Ikaw naman. Mali ang sinasabi mo, madam. Na kung hindi dahil sa mga Duterte, walang Marcos, katarantaduhan niyan, madam. Ha? Tigilan mo. Ha? Sa kayong sinasabi mo, kung hindi dahil kay Pangulong Duterte, eh hindi may papalibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Hindi ba may court order na? Pinatupad lang ni Pangulong Duterte. Hindi makakapagpasa si Pangulong Duterte nang siya lang. Kaya huwag kang masyado nagmamarunong, madam. Sabi ko nga kanina sa video upload ko, look at yourself. Gaano ka ba kalinis, madam? Oh. Gaano ka ba kalinis? Di ba? Tignan mo muna ang mga kamay mo. Tignan mo muna ang sarili mo. Ang sabi nga ng ating Panginoon Hesus Kristo, bago ka bumato sa kapwa mo, batuhin mo muna ang sarili mo. Kung ikaw ba ay taong karapat-dapat na malinis, walang bahid ng dungis, walang kamalian. Yan ang hirap sa'yo, madami. Ito, madam, tatanungin kita, Madam Sandra Cam. Kamusta ang kaso mo? Yung pag, ang allegation, yung pagpapatay mo daw sa kalaban ng anak mo na tumakbong mayor. Oh, kamusta po yun, madam? Oh, lumabas po yan sa national news. Yung nangyaring anong yan. Ha? Di ba? Nagpa-hospital arrest ka pa. Oh. Di ba? Kaya, tigilan mo yung mga kuda-kuda mo na yan. Maya-maya na. Eh, nagmamalinis ka naman, madam, eh. Isa ka rin may bahid. May number pa naman din ako ni dating General Alex. Dating General Manager ng PCSO. Pwede kong tawagan din naman yon. Dating Marines General. Matanong kung ano bang pinaggagawa mo sa PCSO. Kamusta ka nung pagiging board member dyan dati nung araw? Huwag kang umano. Huwag ka nang makisaw-saw sa politika, madam. Ha? Ika nga, nagamit mo na si dating Pangulong Duterte. Nakinabang ka na sa kanya. Dahil ba ngayon sa administrasyon ni Pangulong Marcos, hindi ka makaporma? Hindi ka maka, ano, itsapwera kayo? Kaya ganyan ang asta mo? Hindi ba yung ganyan ang iisipin namin? Sarado na kayo, tapos na. Bigyan nyo ng pagkakataon yung mga iba naman. Hindi, porke, nag-Duterte ka noong 2016. Eh, nako. Ito na lang, madam, naaalala mo ba? Noong pumunta ka ng Baguio City, noong 2016, sino ang nag-guide sa'yo sa pangangampanya? Sino ang nag-guide ng mga tarpaulin mo? Hindi ba kami? Ako!
Oh. Sino? Kami! Oh. Natalo ka, di ba? Ito pa. Masamang sabihin nito, nagsusumbat-sumbat na rin. Ito, madam. Nung time na ikaw ang PCSO board member, board of director doon, ilang pasyente ang inilapit ko sa'yo? Itinatawag ko sa'yo para bigyan mo ng tulong medical. Ha? Para medical assistant. Tinugunan nyo ba? Hindi! Pag pupunta sa opisina nyo, parating wala ka. Yan ang sagot ng staff mo. Ninya pa ang pangalan nun. Ninya. Di ba? Yan ang problema sa'yo, madam. Ang ingay-ingay mo sa PCSO na ganito, ganito, ganyan. Yung mga akusasyon mo dati kay General Alex. Oh. May narating ba yun? Wala. Puro akusasyon. Dahil gusto ninyo maupo bilang chairman ng PCSO or general manager. Magmalinis kayo, tigilan nyo nga. Kung makapagkuda kayo, kala nyo napakalinis mo. Peh! Tigilan mo ako, madam. Dito na lang sa nangyari sa'yo, madam. Naalala mo noong 2016? Nagdudoon ka sa Baguio City? Ako, ikaw, at si retired general Dionisio Santiago na PM alumni? Anong nangyari sa inyo? Nahuli yung sasakyan ninyo. Tinanggalan ng plaka. Di ba? Tinanggalan kayo ng plaka ng city government ng Baguio dahil pumarada kayo sa hindi dapat paradahan. Di ba? Magkano lang ang multa nun? 150 pesos. 150, ha? Anong sagot mo sa akin? Ninyo, nakakarekta ka ba kay Mayor Mauricio Dumugan? Sabi ko, bakit, madam? May problema akong ninyo. Nahuli yung anak ko. Pumarada kami ng kotse. Along somewhere in Session Road, in bawal pumarada ron. Tinanggalan ng plaka. Nung tinanggalan ng plaka, tutubusin yun. Sa halagang 150 pesos lang. Gusto mo erekta pa kita kay Mayor Dumugan nung panahon na yun? Oh, hindi ba nakakahiya? 150? Kailangan may padrino? May connection? Diyos ko naman, madam. Nakakatawa. Totoo lang. Sa halagang 150, nagpatulong ka pa sa akin? Para lang irapit kita. Tawa nga ng tawa si General Dumugan nun eh. Ay, si Mayor Dumugan eh. Kaya't may meeting sila nun sa Lions Club, sa Rotary Club ng Baguio. Naabala natin dahil pinasok kitang rekta kay Mayor Dumugan. Di ba nakakahiya? Doon lang ah, simpleng batas trapiko na natikitan. Nahuli. Kailangan may connection. Kailangan may padrino. Saksi ako dyan! Kasi ako mismo ang nagsabi kay Mayor Dumugan noon na ipinarating ko yung sinasabi mo. Tawa nga ng tawa sa iyo si Mayor Dumugan eh. Ninyo na ba yung kandidato mo halagang 150, hindi niya matubos? Oh, hindi ko gawang kwento yan, madam, kung naalala mo. Oh, ikaw, anak mo, may kasama kang tatlong lalaki noon. Yung dalawa ata, something, bodyguard mo. Tumatakbo ka palang senadora nun. Tanda ko yun. Tapos pagpupunta ng Metro Manila ako para kunin ang tarpaulin. Diyos ko, nakatatawa ako sa iyo, madam. Nagmamalinis ka. Naakala mo, napaka ano mo. Tignan mo muna sarili mo, madam. Ha? Okay lang yung bumakbak ka, yung malinis ka sana eh. Yung perfectong tao ka, perfect na tao ka. Eh kaso may bahit ka din, madam eh. Diba? Kaya huwag masyadong magmalinis. Kaya ko ito nasasabi sa'yo kasi nagkasama tayo during nung campaign. Kinampanya kita personal. Kahit sa alaan ka, bundok
ka ng cordillera na ipakalat ko ang mga tarpaulin mong basura. Mabuti na lang, hindi ka nanalo. Siguro kung nanalo ka, baka mas malaki pang ulo mo. Yan ang mahirap kasi. Tandaan nyo, madam. Eh? Bago ka naging government official, wala ka rin naman na patunayan. Patotoo lang. Doon na lang sa mga experience ko sa'yo. Yung hinihingi kong medical assistant, hindi para sa akin. Para sa mga kababayan natin na nagpapatulong sa akin noon. Hindi mo natulungan. Mabuti na lang, inilapit ko sila kay Senator Bongo. Na noong time na yon, presidential assistant to the president. Ayun, tinugunan ni Senator Bongo. Lahat ng mga inilapit ko sa kanya, na nailapit ko sa iyo, na hindi mo na-actionan. Kaya, tigilan mo ako, Madam Sandra Cam. Ha? Ha? Tigilan mo ako ng kaik-ikan mo. Kaing-ingan mo. Hmm? Kung may galit ka sa akin, tawagan mo ako. Alam mo ang number ko. Nagtitext ako sa'yo tuwing umaga. Kaya huwag kang mag-inarte. Ayusin mo buhay mo. Ha? Nung una pa lang tayo nag-meet, dama ko na ang pagiging plastikada mo. Ha? Pag may mga issues sa'yo nun. Ninyo, ma'am, interviewin kita ko, ninyo panig mo. Sabihin mo sa akin, niya, ano yung topic? Ganito, bigyan mo ako ng 30 minutes para makapaghanda ako ng sasagot sa'yo. Tigilan mo ako. Tigilan mo ako. Pagmamalaki mo si Sara. Ano bang napatunayan ni BB Sara? Ngayon na vice president na. May napatunayan ba sa DepEd? Di, magpakatotoo tayo. Ha? Anong napatunayan ni BB Sara? Ha? Yung mga nasangkot sa katiwala sa DepEd, nakasuhan ba ni Sara? Ni isa doon, wala. Kaya magtigil ka. Sabihin mo kung wala kay Sara, walang Martin Romualdez, walang Bongbong Marcos, putang ina mo. Tigilan mo akong kahindutan mo. Kaletsihan mo yun. Tigil-tigilan nyo ako ng kaartihan nyo yan. Tignan nyo. Nung panahon ng 6 na taon ni Pangulong Duterte, bulag ka rin. Pare-pareho tayong bulag. Ha? At isa ko na ako government official. Vlogger lang ako. Hindi kayo katulad, hindi kayo makapira. Kasi, nasa pwesto kayo. Tapos magmamalinis ka, tigilan mo ako. Mabuti sana kung hindi kita kilala personal, hindi tayo nagkakausap, hindi tayo nagkakaanuhan. Mag-iinarte-arte kayo ng ganyan-ganyan, yung tangkina nyo. Wala na kayong makita. Pag hindi pabor sa inyo sasabihin ng administrasyon, kontra kayo ng kontra. Mga puki ng ina ninyo. Puro kayong ngak-ngak. Puro kayong bullshit. Ang ina ninyo. Bakit pa kasi nagkantutan ang mga magulang ninyo at ang lumabas mga mangmang na kagaya nyo? Mga puki ng ina ninyo. Ha? Bigyan nyo ng pagkakataon ng administrasyon. Hindi yung administrasyon ang didiktahan nyo at ang susunod sa inyo. Dahil sinasabi nyo, utang na loob. Hmm? Ang ina ninyo, tigilan nyo yung kalhindutan nyo. Ay, Astri ko! Astri na si Kirillo? Saan? Sasabihin nyo, kung wala si Duterte, wala. Walang Marcos. Tignan mo muna sarili mo, madam. Naipanalo mo ba ang sarili mo? Bakit hindi ka nanalong senadora? Ah, kasi alam din ng mga tao kung anong agenda mo. Sarili mo nang alak, anak, hindi nanalo sa bayan mo eh. Oh, di ba? Gumastos daw kayo ng milyones nung kampanya. Ayun, sabi nung inanong namatay na ang allegation, pinapatay niyo daw. Oh. Saan ang takip nito? Saan? Dito? Wala rito eh. Wala rin dyan. Ibang takip yan.
Hanapin mo. Tapos magmamalinis kayo, nakakala nyo napakasanto ninyo. Akala nyo napakabanal ninyo, napakalinis nyong government official. Ang inang yan. Tigil-tigilan nyo ako. Duterte, Duterte. Tang ina. Kasi patatakbuhin nyo pa yung matanda. Nananahimik na yung matanda. Inuudyo ka nyo lang, inuudyo ka ng kanong kaudyo ka ng pinaggagawa ninyo. Ha? Ha? Anong kahindutan yan? Anong kapunyetahan yan? Tigil-tigilan nyo ako. Mabuti sana kung di tayo magkakakilala ng personal. Mabuti sana kung di tayo nagkakausap-usap. Ayun. Hindi yan ang takip niyan. Ang liit niyan, no? Tignan mo nga dito. Kasi pinaghiwalay-hiwalay nyo, eh. Ito, basta mo itong isa. Kung ang takip niyan, dapat dito lang sa baba. Hindi niyo pinaghiwalay-layo. May takip? Wala. Wala. Magmamalinis kayo mga putang ina ninyo na akala nyo matitinong tao. Tigilan nyo ako. Magkakilala tayo personal, madam. Ilang beses tayo nagkakausap-usap. Kaya siguro kayo galit na galit kay Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Kaya galit na galit kayo kay Speaker Martin Romualdez. Simple lang. Kasi yung mga dati niyong ginagawa nung nasa pwesto lahat kayo, lahat naglaho. Lahat nagbago. Hindi niyo magawa ngayon sa liderato ng bagong administrasyon. Kasi kung nagagawa niyo yung mga ginagawa niyo dati sa administrasyon ni Pangulong Duterte, I think so, hindi kayo gaganyan. Ha? Hindi kayo mag-aatungal. Kasi ang totoo, nakante si Paolo Duterte doon sa 51 billion. Ha? Sa 51 billion na pork barrel niya na hindi niya maipaliwanag ng diretsahan, hindi niya mapaliwanag kung saan niya dinala ang pera kasi binabaha ang Davao City. Ha? Yan ang hindi nyo maipaliwanag. Tapos ang palusot ninyo, yung putang inang charter changer na lang na yan. Tapos yung kung ano-anong kaiklabon ICC. Yan ang mga palusot ninyo para meron kayong magamit na kuno na isyo-isyo. Pero ang totoo, darbir technical nyo yan para pagtakpan yung 51 billion na akusasyon kay Paolo Duterte kung saan niya dinala. Saan niya binagsak ang perang yon? Anong mayroon ang Davao? Bakit ganong alaki? Yan ang ipaliwanag ninyo. Hindi yung kung ano-anong kaletsya ang kaputahan ng ina nyo. Mga puki ng ina ninyo. Ha? Tang ina ninyo. Dami nyong arte. Dami nyong ek-ek. Ha? Mahal nyo ang bayan pero pinagluloko nyo ang Pilipinas. Putang ina ninyo. Tigilan nyo yung kaartihan nyo. Mga buwakan ng ina ninyo. Ha? Mahal nyo ang Pilipinas. Ikaw, nagsalita ka na rin na nagsalita, di ba, Sandra Cam? Laban kay dating Senator Laila De Lima? Ano? May napatunayan ka rin ba doon? Ha? Wala! Puro chismis! Puro hearsay! Kasi kung may napatunayan at may ebidensya ka talaga, ba't hindi mo ginamit sa korte? Bakit hindi mo dinala sa korte yun? Kasi nga, chismis! Yan ang totoo! At naging parte din ako dyan ng kachismisan na yan. Yung nga pinagkasabi nyo, na isa rin ako na sa nagamit nyo. Buki ng ina ninyo. Ha? Tigil-tigilan nyo ako. Tapos sasabihin nyo, dapat si Sara na raw ang maging pangulo? Putang ina!
kung sa tingin ninyo, alam niyo sa mga DDS, sa mga Duterte supporter, kung magagalit kayo sa akin, sa mga pinagkasabi ko now, alam niyo, anong sinabi ni Pangulong Duterte? Ha? Bakit niya tatakbong Vice President? Dapat nagka-presidente ang tinatakbuhan mo. Di ba? Ngayon, kung sa tingin ninyo, nagkakaletche-letche ang Pilipinas, hindi nagiging pabor kay dating Pangulong Duterte ang nangyayari sa bansang ito, wala kayong sisihin, walang iba kung hindi, si BP Sara ang sisihin ninyo. Kasi nag-inarte. Di ba? Yan ang sisihin ninyo, si BP Sara. Hindi bagay kay BP Sara ang pang-national, sa totoo lang. Sa totoo lang, hindi bagay kay BP Sara ang pang-national. Pang-local lang talaga siya, sa Davao lang siya talaga. Yan ang totoo, masakit sabihin yan. Diba? Yan ang katotohanan, mga putang ina ninyo. May napatunayan na ba si BP Sara sa DepEd? Wala! Kutekin na lang yung mga nasangkot sa iskandalo sa DepEd. O, sabihin na natin, naabutan niya. Pero yung mga tao doon, naabutan niya na hanggang ngayon nandodoon, kinasuhan niya ba? Ha? Pinakasuhan niya ba sa ombudsman? Wala! O, kaya tumigil kayo ng kaartihan nyo. Tigilan nyo yung kadekdakan nyo, Sara-Sara. Putang ina nyo. Sara-Sara. Ito pa, natatawa ako dyan. Yung isa pang putang ina tong si Banat Bay. Sabi niya, inaapi daw si Sara. Hoy, Byron, magpakatotoo ka nga. Sino yung vice president mo noong 2022? Si Doc Willie Ong. Hindi si Sara ang vice president mo. Putang ina ka. Kaya huwag ka mag-inarte. Ha? Huwag ka mag-inarte. Ang ina mo. Minsan nga, gusto mo i-topic natin kung bakit lahat tayo nag-iba ng sinuportahan? Kung bakit nagwatak-watak ang mga DDS nung eleksyon? Ha? So mo, mag-topicin natin yan? Ayan nyo, sa susunod. Pag may ano pa ako. Ang ina nyo. Bakit ako nag-isko? Pero ako, isko talaga ako. At proud ako kay Yorme. Pero may dahilan nyo kung bakit ako napunta sa company ni Yorme. Dahil utos yun sa taas. Si Banat Bay, utos yan, mag-isko. Ha? Winatak-watak lang tayo. Kaya magtitigil tayo. Pero, yung sahod natin sa Malacanang nung panahon ni Pangulong Duterte, yung alamas natin, tuloy-tuloy. Kaya magkakaiba tayo ng kandidato dahil yun sa utos sa kumpas. Kaya tigilan niyo yung kaartihan niyo. Yung kinang-kinan ninyo. Na magmamalinis kayo na ano-ano. Tigil-tigilan niyo ako. Ha? Ako, taas nung ako na kahit hindi ako nag-Marcos, kahit nagsalita ako ng mga negative, pero proud ako kay Yorme. Ha? Proud ako kay Yorme na siya ang dinala ko kahit hindi siya pinalad. Pero dahil hinirang ng Panginoon ang nakaupo ngayong gobyerno, nire-respeto ko. Ha? Sasabihin niyo, matatalino kayo, pero wala kayong respeto sa namumuno. Tangina ninyo, tigilan nyo. Walang silbi ang pagiging matalino kung ikaw wala kang respeto sa kapwa-tao mo. Ha? Yan ang tandaan nyo, mga buwakan ng ina nyo. Respeto, respeto. Tangina nyo. Kala nyo matitino? Abnormal din naman kayo. Tangina nyo. Magmamalinis sa matitino. Tigilan nyo ako sa kadramahan yung ganyan. Ha? Tigil-tigilan nyo ako. Tapos ikaw, Maharlika, pukin ang ina mo ka. Mahal mo ang Pilipinas. Mahal mo ang bansang, itong bansang ito. Pero nasan ka? Nagpapakaalila sa Amerika. Tang ina ka. Ha? Tigil-tigilan mo ako. Ha? Magaling kayo magharsaw. Magaling kayo mambulag ng tao. Hindi nyo magawang magmura dahil nga iisipin mga walang hiya kayo para masabing disente kayong vlogger, masabing matinong vlogger. Huwag magmumura. Tang ina nyo, tigilan nyo ako ng kaartihan nyo. Sabihin nyo, matitino kayo. Sabihin nyo, ako loko-loko.
akong bastos, akong balahura. O, di ako ng bastos. Pero marunong rumispeto. Huwag yun ang ina nyo. Tigilan nyo ako ng kaartihan nyo yan. Ha? Kayo na ang matino, kayo na ang magaling. Huwag yun ang ina nyo. Ha? Kaya minsan, ang hirap sa... Ito, pinagmamayabang ni Marley, katapos daw siya. Pinagmamayabang ni Banat Bike, college graduate. Diba? Si Sasaragan doon, matalino raw. Magaling! Yan ang mga trabaho nyo. Dakilang vlogger. Putang inang yan. Matatalino, pero walang trabaho. Umaasa sa palipad. Diba? Umaasa sa sahod sa social media. Di ako! Hindi ako sumasahod sa social media. Hindi ako nagmo-monetize. Masasabihin nyo, matitino kayo, matatalino. Putang inang yan, umaasa kayo sa mga palipad ng mga follower. Tigil-tigilan nyo kung kaartihan nyo yan. Ha? Mga tang ina ninyo. Ito, liest ka na. Huling comment mo na yan. Huling comment mo na yan, iho. Ha? Huling comment mo na yan. Yan, huling comment mo na. Hindi ka na makakapag-comment dyan, gago. Ha? Wala na. Babay ka na. Hindi ka na makapag-comment dyan. Gawa ka na lang ng panibagong account mo para makapag-comment ka dyan. Putang ina mo. Eh? Di ba? Masakit sabihin. Ha? Puro kang ngak-ngak. Pero wala ka naman nagawa nung ikinamumuno. Tigilan mo yan. Ha? Mahirap yan, Madam Sandra Ramis. Napakahirap ng ganyan gawain. Mabalinis kayo. Akala mo santo-santo ka. Tigil-tigilan mo ako ng kaartihan mo na ganyan. Na akala mo napakatinog ng tao. Akala mo napakalinis mong tao. Diyos ko po. Akala mo kung sinong santa. Santa Santita, Diyos ko. Mabuti sana kung talagang santa ka, matino. Ay! Anahin mo na ito! Itapon mo nga ito. Akala mo salita. Akala mo napakalinis. Alam mo sa totoo lang ang nahihirapan dyan? Si BP Sara. Totoo lang. Si Sara nagpupumilit na ayos pang relasyon kay Pangulong Marcos. Oo. Yung mga supporter niya, tatay niya, kapatid niya, atungal ng atungal na kung ano-ano. Totoo lang. Napakahirap ng lagay ng kasalukuyan ng galaw ni BP Sara. Totoo lang. Ay! Ikaw nga pala putang ina mo, Daniel. Makinig ka, ha? Bago mo ko atakihin, pukin ang ina mo ka, Daniel, ha? Iyakin mo sa sarili mo na wala kang baho sa sarili mo, putang ina mo ka, ha? Huwag mo akong kinakalantari, Daniel, ha? Tandaan mo, putang ina mo ka, yung mga pinag-uutos mo sa akin.
Nakasave sa Viber yon, na-screenshot ko lahat yon. Putang ina mo ka. Ha? Huwag kang magtanga-tangahan, pukin ang ina mo. Ha, Daniel? Ha? Dati, ano ba nagmamalaki mo? Ikaw ang head ng Run Sara Run Movement? Putang ina mo ka. Ginagamit mo lang din si Sara. Putang ina ka. Ha? Kung hindi... Meron isang babae dyan dati. Papasok ka ng office ng OBP, kay BP Sara. Kailangan makiusapan mo muna yung babae na yun, nakaibigan mo, nakaibigan ko. Ha? Para lang makapasok ka doon sa office niya. Pag hindi ka napagbigyan, putang ina mo, galit na galit ka. Binabantaan mo pa akong ididimanda mo? Ba't hindi mo ako idimanda, putang ina mo ka? E totoo naman na inutusan mo ako. Maglabasan tayo ng baho mo. Kinang ina ka. Huwag mo akong yayari-yariin, pukin ang ina mo, Daniel. Huwag kang mag-astang santa ka. Buha ka ng ina mo ka. Ang ina mo, sobrang galit yung mukha mo, putang ina mo, baboy ka. Ang ina mo ka. Ha? Kaya sinasabi ko sa'yo, huwag ako, Daniel. Huwag mo akong papasaringan sa mga posting mo. Pukin ang ina mo ka. Ha? Huwag kang mag-inarte sa akin na matino ka. Pukin ang ina mo ka. Babasagin kita, putang ina mo ka. Kahit saan tayo makarating, putang ina mo ka. Tandaan mo, Daniel. Kahit i-delete mo yung mga message mo sa akin dati, nakasave yun, gago. Kaya huwag kang mag-inarte, putang ina mo ka. Kumpare mo mismo si Yorme, winawalang hiya mo, ginagago mo. Yung isa pang undersecretary, napatay na. Di ba? Kung ano ng paninirang ginagawa mo rin doon, pinuporward mo sa akin. Gusto mo i-upload ko. Okay ng ina ka. Huwag ka mag-inarte. Naakala mo, santo ka. Ang inang to. Santong demonyo. Ang ina mo, tsumupa ka na lang, bakla. Huwag kang magmalinis. Okay ng ina mo. Oportunista ka rin, gago. Ha? Oportunista na bobo. Kaya hindi ka nga manalong kagawad eh. Barangay chairman sa barangay mo mismo eh. Kasi mismong kabarangay mo, Daniel, walang tiwala sa'yo. Ang ina ka. Ang ina mo to. Ha? Bago ka magkakukuda, kunin mo muna ang tiwala ng mga kabarangay mo. Para maipanalo ka nila. Kaya di ka nga manalo-nalo kasi alam ng mga kabarangay mo na tarantado ka, gago ka. Impokrit yung tao ka. Ganun lang yun. Diba? Dali mo, Duterte ka? Administration ka? Hindi ka maipanalo, hindi mo maipanalo sarili mo? Putang ilang yan. Kaya hiya ka. Tapos eh, nasabihin mo, nabigyan lang daw ako. May ebidensya ka? Tang inang to, Daniel, wag ako. Mag-post ka sa Facebook mo na maglabasan tayo. Sige, maglabasan tayo, Daniel. I-post mo. At i-upload ko. Ora mismo. Yan ang challenge ko sa'yo, Daniel. Patutunayan ko na ikaw nag-uuto sa akin dati. Okay ng ina mo ka. Sige, mag-post ka sa wall mo ngayon. Tignan ko kung may kaya mong gawin yan. Okay ng ina mo ka. Mag-post ka! Ano, Daniel? Hindi mo kaya kasi ayaw mong lumabas ang baho mo. Ipopost ko yan pag nagsabi kang ipopost ko. Daniel, basta't walang kasuhan ng data privacy. Ang inang to. Huwag ako, boy. Huwag ako. Huwag ako, Daniel. Ha? Kung kinang ina mo, manahimik ka. Huwag ka mag-inarting asta-asta na pabiktim ka. Kung kinang ina ka. Balikan mo yung mga private message mo sa akin. Balikan mo, gago. At makikita mo yung kabalasubasan mo. Balikan mo. Okay ng ina mo ka. Pag-aralan mo yung mga message mo. Lahat yun naka-screenshot. Mula sa inbox message to Viber, gago. Kaya huwag ka magpanggap na matinok ka. Okay ng ina mo ka. Nakala mo santo ka. Okay ng ina mo ka. Basagin ko mukha mo, putang ina mo ka. Ha? Oh, hinahamon kita, by Daniel. Oh. Sabihin mo, ilabas ko.
Tang ina mo ka, ora mismo ilalabas ko yan. Basta walang demandahan ng data privacy. Oh, ganun lang. Sa't ganun ang labanan? Eh, so hindi mo kayang gawin yon. Natitiyak ko. Kasi, takot ka. Eh, ayaw mong ilabas, ayaw mong sabihin sa imahe mo na ikaw ay demonyita. Ito, ilipat mo rito. Yan, lipat mo yan. Ha? Ayaw mong ipakita na may ganun kang agenda dati. Tigil-tigilan mo ako. Ha? Naaalala mo na nagmi-meeting tayo sa Max Restaurant? Ha? Naaalala mo yon? Ha? Kasama yung isang kaibigan mong mongguloy din? Ha? Napaluan na ang mata? Na may na mag-asawa? Ha? Naaalala mo yon? Ha? Pag sabi mo, pag nanalo si BP Sara pagkapangulo tapwesto, tiba-tiba ka? Putang ina mo ka! Napurnada ang galaw mo, no? Ha? Di ba? Di ba? Napurnada! Anong pinagpapasok mo ngayon sa gobyerno? Puro kontraktor ang ginaano mo. Puro mga project. Di ba? Tigilan mo ako, Daniel. Putang ina mo ka. Ha? Dati hindi ka naman tinatanggap ni BP Sara sa opisina niya. Bakit kanya tinatanggap ngayon? Bakit tumatanggap si BP Sara ng mga bisita? Kasi mayroon issue, kailangan ng kakampi. Tapon to. Diba? Tigilan ako. Ha? Takip nito. Ha? Tigilan niyo ako ng kartehan mo, Daniel. Ha? Demonyo ka. Puki ng inakang bakla ka. Huwag ka magmalinis sa akin. Putang ina mo kasi. Sipain ko mukha mo. Buha ka ng ina mo. Mag-aasta kang santo. Mag-aasta kang malinis ka. Puki ng ina ka. Huwag ako, boy. Ha? Tapos yung mga ibang ginamit mo nung eleksyon, hindi mo na pinapansin ngayon? Ha? Okay nang ina ka, nakikipag-ayos ako sa'yo dati para magbati-batian na tayo. Tang ina ka, nag-inarti-arti ka? Ha? Huwag ako, Daniel. Tigil-tigilan mo yung pagmamalinis mo, ha? Tigil-tigilan mo. Tigil-tigilan mo yung Daniel. Hindi nakakatulong sa'yo. Gago. O, sino nagtatanong dyan? Sino kayong Daniel tinutukoy ni Kalbo? Yung Daniel na baklang butanding. Oo. Na ayaw umami na bayot. Putang inang yan. Hindi niya magawa. Na hindi niya rin pasanto-santo ka pa. Padasal-dasal ka rin. Putang inang to. Te, ingat ka. Baka tamaan ka ng kulog at kidlat. Bakla. Ha? Pag ako, Daniel. Kilala mo ugali ko, Daniel. Hmm? Kilala mo ugali ko. Huwag ako. Tandaan mo. Papaalala ko sa'yo, baka nagiging tanga ka na, Daniel. Yung pinagsasabi mo kay Martin Romualdez, kay Martin Binyo. Yung pinagsasabi mo kay Jun Ibasco, na dating kabsek. Yung mga sinasabi mo laban sa kumpari mo, na si Yormi Isko, na puro papano atakihin. Lahat yun naka-screen record, Daniel. Huwag ako ang uululin mo. Ha? Huwag ako, Daniel. Ha? Kung gusto mong ilabas ko yan, mag-post ka ngayon sa account mo. Ilabas mo. Ora mismo ilalabas ko. Pukin ang ina mo. Naalala mo yung number kong isa? Yung 09? 27 13 22. Doon tayo nagme-message. Yung number na yun, hindi na kasi register. Nakatago na yun, gago. Huwag ako. Ha? Huwag ako, Daniel. Tang ina mo ka. Balikan mo yung conversation doon, bakla. Makikita mo kung ano yung mga pinagme-message mo sa akin. Nabaho mo. Ina ka. Eh, huwag akong artihan mo. Hindi kita bina-blackmail. Bakla. Conversation na lang natin yun. Hindi ko pa sa ilalabas yun.
kung wala kang pahintulot. Kasi may tinatawag tayong data privacy. Ha? Ha? Pus, ang katangahan mo pa, nung nagkaroon ako ng cyber libel, nung nagkaroon ako ng pagkakataon na naaresto ako ni Colonel Ibay, alam mo na palang nahuli ako sa kasong cyber libel, kung hindi ka ba tanga, kung hindi ka ba bobo, alam mo na palang hawak ako, tinawagan mo ako. Nung tinawagan mo ako, kino-confirm mo. Ay hindi, meron kang ipinapautos pa pala nung mga panahon na yon. Eh katabi ko si Colonel Ibay. Katabi ko yung mga Police Maynila. Ngayon, nagulat sila. Dahil malapit ka rin kay Yorme. Di ba? Adi, sabi niya lang nga. Sabi nga ni Colonel Ibay niya, pwede ko bang mabasa yung mga pinag-message sa'yo ni Daniel? Di ba? Eh, nakita. Oh. Kaya huwag kang taano. Ha, bakla. Huwag kang sunga. Ha? Bago mo ko atakihin, bago ka magsasalita agin sa akin, tiyakin mo, putang ina mo ka, na matanong ka. Ha? Na wala kang inuutos sa katarantaduhan, puki ng ina mo. Ha? Tiyakin mo muna sa sarili mo na cleansing ka, na malinis kang nilalang, putang ina mo. Pero kung hindi mo matiyak sa sarili mo na hindi ka malinis, itahimik mong bunga nga mo. Ha? Baka mamaya maloka ka pag may in-interview ako, bakla, ng mga kontraktor sa project dyan. Gusto mo? Gawin ko? Ha? Gusto mo, bakla? Alam mo dyan, sa ganyang part, magaling ako dyan, bakla, alam mo yan. Gusto mo? Wag ako. Ha? Daniel, wag ako. Kung ayaw mong magulo ko ang buhay mo, puki ng ina mo ka. Huwag ako. Hmm? Yun ang pakiasap ko sa'yo. Putang ina mo ka. Ha? Huwag ako. Ha? Huwag ako. Makuha ka sa salita. Putang ina mo ka, bakla. Gusto mo lahat i-forward yung lahat kay BP Sara? Kung gaano ka kagago? Ikaw, kung nakakonekta ka kay BP, nakakonekta rin ako kay BP Sara. Alam mo yan, bakla. Tangina mo ka sa akin, ka lang humingi ng number ni BP Sara. Tandaan mo yan. Naka-text yan sa'yo. Gusto mo mag-script? Ano tayo? Kaya huwag kang mag-inerte sa akin. Ha? Kung ikaw nakakonekta ka na kay BP, dalhin sa akin yun. Dahil humingi ka ng number niya. Hmm? Kaya huwag ka mag-inarte. Ang inanto, nagmamalinis ka. Hoy, kalamansi. Kunin mo yung kalamansi. Huwag ako, bakla. Maluloka ka sa akin, promise. Huwag ako aarte-artehan mo. Ayokong makakarinig ng balita na kung anong pinagkukuda mo sa wall mo against me. Magugulat ka, bakla. Bibingguhin kita. Dagdagan mo yung kalamansi na yan. Lagay mo doon sa mangkok. Ayoko na kukuda-kuda ka sa akin. Tanda mo, bakla. Naalala mo nung nagkaroon ka ng kaso sa NBI? Takot na takot ka! Di ba? Sino yung tinatawag-tawagan mo para maayos yung kaso sa NBI nang malinis mo yun? Kaya tigilan mo ako. Okay lang ina mo, Daniel. Ha? Mas matakot ka sa akin, bakla, pag inilabas ko yung screenshot natin. Ha? Hindi mo mapapasinungalingan yung putang ina mo ka. Huwag ako. Huwag ako. Alam mo, ugali ko, bakla, nagre-record ako ng mga tawagan natin. Buti nga ngayon, tinigil ko na yung bumili ng cellphone na nakaka-voice record. Ang mga phone ko ngayon, hindi mo nakaka-voice record. Kaya, ingat ka. Pag akong na ano sa'yo ngayon, putang ina mo ka, ilabas ko talaga yung phone ko na yon. Nakatago na sa baul yon, bakla. Buksan mo yan, Diyos ko. Hiwain mo. Sa gitna. Huwag mo akong aartihan, Daniel. Ha? Mabuti akong kaibigan, Daniel, pero walang hiya ako pagkaaway mo ako. Tang ina ka,
sumasandal ka lang kung kani-kaninong politiko rin dyan. Ha? Huwag kang mag-inarti-arti sa akin na ano ka, ang ina ka. Hmm? Gagamitin mo yung pagiging ano-ano mo kay BP Sara. Putang ina mo ka. Nung wala ka naman napapatunayan, putang ina mo. Kala mo, matinong tao ang puki ng inan to. Huwag ako, Daniel. Ha? Huwag ako, Daniel. Believe me. Hmm? Huwag kang magpa-victim-victim sa akin dyan. Puki ng ina mo ka. Hindi ka biktima. Puki ng ina mo ka. Manggagamit ka. Kabakla ka. Huwag kang magpanggap na matinong ka. Putang ina mo ka. Mula sa araw na to, Daniel, tigil-tigil na mo yung mga bunganga mo, ha? Yung pakwento-kwento mo na kung ano-ano. Dahil karami na nakakausap mo, mga kausap ko din. Okay lang ina ka. Huwag ako. Huwag akong anuhin mo. Ha? Huwag akong arte-artihan mo, bakla. Hindi ka artista, gago, baboy ka. Kita mo nga katawan mo, butanding ka. Tignan mo ka. Dater, sara-sara ka pang nalalaman. Putang ina mo ka, imandarambong ka rin. Inan to. Kala mo, napakatino mo pungas. Leche ka. Putang ina ka, kung ikaw lang, ito, isampak ko sa mukha mo to. Ewan ko kung di mamaga ang mukha mo sa akin. Kung kinang ina mo ka, pag binalugbong kitang bakla ka. Huwag mo kong arti-artihan. Putang ina mo ka. Yeah. Yeah. Isdang sinabawa. Kung ito nga arte-arte sa akin, putang ina mo ka, Daniel. Hmm? Alam ko, makakarating sa'yo to. Ang ina ka. Itong live kong to, makakarating sa'yo. Kaya huwag mo kong arti-artihan. Daniel. Hmm? Ilusyonata kang bakla ka. Huwag ako. Tandaan mo, Daniel. Kaya kong pagkakausapin, pigain mo yan, tanggalin ng manti, ano, tanggalin ng buto. Ayoko may buto yan. Bubuhos dito yan. Kaya huwag kang mag-inarte-arte sa akin, bakla. Ha? Yun ang best mong gawin. Ayusin mo buhay mo. Ha? Yun ang best mong gawin. Magandang araw sa inyo lahat. At higit sa lahat, manahimik ka, Sandra Cam.